bagong kaalaman at impormasyon na naman ang aming ihahatid sa inyo. Ngayong episode na pili naming puntahan ang bayan ng Daet, Camarines Norte. Alamin natin ang kanilang pinagmamalaking proyekto at kung gaano nakaunlad ang kanilang bayan. Dito lamang sa paborito ninyong online TV show sa Bicol, Orgulyo Ko, Banwaan Ko! Welcome to Daet, Camarines Norte! Bayan ng Daet ay isang first-class municipality at capital town ng probinsya ng Camarines Norte dahil sa makikitang pag-unlad ng nasabing bayan. Ang pangalang Daet po ay nagmula sa Dait-Dait o yung dikit-dikit kasi nung panahon po, sabi nila, ginamit yung clustering their homes po para maprotektahan ang isa't isa para hindi masako po yung mga taga-Daet. So ginamit nila yung Dait-Dait meaning dikit-dikit kaya doon po nag-originate yung salitang Daet. So ang Daet po ay first class municipality dito sa Camarines Norte at ito po ang capital town ng lalawigan ng Camarines Norte. So kilala po ang bayan ng Daet dahil dito itinayo yung unang monumento ni Jose Rizal. Ang bayan po ng Daet ang pangalawa sa pinakamaliit na municipality dito po sa province of Camarines Norte. Ang Daet po ay binubuo ng 25 barangays at ito po ay lahat is kapatagan. Wala po ang Daet, wala pong mga bundok na part ano. Tapos sa kasalukuyan po meron pong more or less 114,000 population ang bayan ng Daet. So yun pong aming tagline na bayan tuloy-tuloy tungo sa kaunlaran is ito po yung dahil ang second term na po ng ating mayor. So yung mga sinimulan po na improvement, development noong unang termino po ng ating mayor ay pinagpapatuloy na lang po natin katulad po nung sinimulan yung project regarding sa street lights, tapos yung kanyang mga project po regarding sa solid waste management at kung ano-ano po pong mga infrastructure projects and development. Kaya bayan tuloy-tuloy tungo sa kaunlaran. Dahil nais ng kanilang ama ng bayan na mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat Daetenyo, nagdagdag pa sila ng mga kagamitan para sa rescue team. Ang LGU Daet ay finurnish ang opisina ng mga rescue equipment na ginagamit ng mga personnel with regards sa pagre-rescue sa mga life-threatening situation. So meron kasi tayong flood hazard na kinakaharap ang bayan ng Daet. That's why we try to complete the rescue equipment with regards po sa flooding incident. So kaya makita nyo na meron tayong rescue boat na ginagamit natin pag nagkakaroon ng urban flooding. So may mga throw bags, tali, no, mga life vest, no, mga flotation device na nasubukan na natin yan during the Osman, no. So yan kasi yung programa ni Mayor Benito na mabantayan yung kaligtasan ng bawat isang mamamayan dito sa bayan ng Daet. Nagkakaroon rin ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office of Daet ng Emergency Response Training. Layunin na maipalaganap ang kalaman upang makaligtas ng buhay. Ang aming opisina ay taon-taon ay merong emergency response training, no? Yan ay ina-update natin, ina-update at ina-upgrade yung kakayanan makapagligtas ng buhay yung ating mga personnel. Hindi lang yun, pati yung mga volunteers na nakakasama natin during emergency response operation, no? Pero yun kasi taon-taon para sa mga personnel yun. Pero sa buong barangay, sa 25 barangays, meron din tayong programa na inaangat yung kamulatan at kasanayan ng bawat mamamayan, yung tinatawag nating community-based safety program na kung saan tinuturuan natin sila magmula sa first aid, no, sa basic first aid hanggang sa basic life support,
swift water rescue, hand-only CPR, no, compression-only CPR, at marami pang iba, no? Pero mas pinatitingkad natin yung paglalapat ng programa sa bawat barangay na makapag-angkop sila sa mga panganib na meron silang kinakaharap. So, bawat barangay ay meron, tinitiyak natin na meron silang disaster risk reduction management program, no? Magmula sa prevention, mitigation, preparedness hanggang response, no? So, yung rehab and recovery kasi pinagtutulungan siya ng barangay, ng municipal, local government, pindudayat, at ng national and provincial, no? Kaya, pero mas nakapokus yung disaster preparedness program ng bawat barangay sa mitigation and prevention, no? So, sa preparedness naman yung paghahanda ng mga gamit, kagamitan, kung sakali magkakaroon ng life-threatening situation. Kahit nasa gitna tayo ng pandemya, hindi inaayaan ng Bayan ng Dait na pangalagaan ang kalusugan ng bawat Daiteño. Pinatawag po namin yung mga may-ari ng sasakyan, yung mga hotels po na mga managers, yung mga sa tourist po na ano, and then kasi may DILG memorandum na kinakailangan magkaroon ng barangay health emergency, yung mga BHERTS po natin, response team. Ano, BHERTS ang tawag natin doon. And then, ano bang dapat gawin ng isang BHERTS? Yun, ginawa po natin ang sinasabi na pag-training po sa kanila. Kasi sila po talaga ang lubhang makakatulong sa atin po, sa barangay level po. Ano po, at sa pamamagitan po ng ating mayor po, siya po, yung mga barangay captains naman po, in-encourage niya na natulungan po na sundin yung mga protocols and guidelines po ng Department of Health at ang protocols po ng DILG. Dito sa Dait, meron po, sinusunod po natin yung guidelines na yun na pagdating ng LSI, dapat po mag-report sila sa atin po sa holding area po natin dyan. Ang holding area po natin ngayon ay sa kiosk. And then, pagdating po dyan sa kiosk, ini-examine po natin sila ng ating mga health personnels po dyan, like yung mga nurses natin, and then kami po, ino-on-call kami kung talagang kinakailangan at nililekturan po sila kung anong dapat nilang gawin. Isa ang school building na ito sa nabigyan at natulungan ng LGU Dait dahil kapakanan at prioridad nila ang proyektong pang-edukasyon. Ito po sana gagawin naming classroom. But along the way po, nung construction nito, na-find out ko po na yung ginagamit pong computer room at the same time po is classroom ng grade 6. So, napakadelikado po sa mga bata na at the same time may mga computer po na ano, kasama sila, and then may mga outlet po yan. Siyempre, hindi po natin na ang mga bata malilikot. Baka po magkaroon ng accident. Kaya, we limit right po na ito po ay gawin na naming computer room para po masegregate na may computer room kami. Yun naman pong alasan ng computer room ay classroom na po ng grade 6. Once lang po kami nag-request and then i-grant niya na po sa amin yung request na yun. Hindi nga po namin akalain na sa dinami-dami ng paaralan dito sa Dait, kami ang napili niya. Kaya so, very thankful po kami sa kanya. Maraming salamat po, Mayor Rich Oke, sa Minyano School Building! Nandiyan rin ang pagbibigay ng scholarships sa mga estudyanteng gustong makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang LGU Dait, noong una po ang scholarship program, nagsimula po siya na ang kinocover po ay yung tuition fee ng mga estudyante. Nang magkaroon po ng panibagong batas na libre na po yung tuition fee sa kolehiyo, lalo po dun sa public, ni-revise po yung ordinansa dahil sa kagustuhan na rin po ng ating butihing Mayor B2K na makatulong pa rin doon sa mga kabataan. Kaya ang ginawa po ang mga kabataan po natin na or yung mga scholars natin ay magkaroon na lang ng stipend na worth 5,000 pesos per semester. Ano po doon sa mga degree courses po natin. So nung una, 2 million po yung allocation ng
programa sa scholarship, dinoble po yun ni Mayor the following year, kaya naging 4 million na po siya. And sa kasalukuyang taon po, may isinama pong 1 million para sa supplemental budget para pa rin po yun sa scholarship program. Malaki ang pasalamat ng mga nakapagtapos na ngayon dahil sa scholarship na naibigay sa kanila. Isa po ako sa napili no, na magkaroon ng pagkakataon at mabinipisyohan ho ng scholarship program po ng ating lokal na pamahalaan dito po sa Bayan ng Daet, syempre po sa pangunguna ng ating butihing Mayor Benito B2K Ochoa. Yung scholarship program po ni Mayor Benito B2K Ochoa, malaking bagay po sa mga katulad ko ano po, na nagpinapaaral yung sarili, tinataguyod yung sariling pag-aaral. Yung simpleng gastusin, ano ho, na yung mga gastusin natin sa paaralan, yun po, na nakakatulong ho yung scholarship program na yun ng ating butihing Mayor Benito Ochoa. At lubos po akong nagagalak syempre kasi sa pag-upo po ni Mayor Benito Ochoa, mas pinalawak niya po yung programa po ng scholarship program, mas pinarami ano po yung mabibinipisyohan ho ng programa ng ating butihing Mayor Benito Ochoa. Of course, ng ating butihing mga konsehal dito po sa Bayan ng Daet. Ano po, so malaking bagay po sa akin ngayon. Proud po akong sabihin na graduate na ako, nakatapos na din, dating service crew, ngayon SK chairman at graduate na, of course, sa tulong ng ating butihing Mayor Benito Ochoa. Nakapasok na po kami. At ang pinakamalaking tulong po na ibigay sa akin ito ay yun sa financially po. Kasi yun po, since graduating student po ako noon, hanggat maaari po kasi para sa akin ay yung sarili ko na po yung fina-fundan ko para kahit paano po bawasan yung mga burden po ng mga magulang ko. At saka po, sobrang nakakatuwa po kasi nakapasok po ako sa scholarship na ito at nakaka-proud po na sabihin na graduate po ako dito sa programang ito. At maraming salamat po at thankful po talaga ako masyado kay Mayor B2K po at syempre po sa mga namumuno dito sa ating munisipyo sa Daet at lalo na po ngayon at ang mamuno po sa Committee on Education ay si Councilor Liobit po. Noon po kasing 2019, but ano po kasi ako ng scholar po kung 2019, ang budget po ng 2018 is to 2 million po. Noong 2019 po, kinuha po siyang 4 million and yun po, sobrang dami po ng mga natulungan po ng scholarship na ito. Paano po sila makaka-avail ng scholarship? Unang-una po, dapat sila po ay residente po ng Daet and yung kanilang mga magulang po ay botante dito po sa Daet, registered voter po. At yung kanilang income po nung family nila ay nandun po sa poverty threshold. Ano po? And meron po tayong mga tinatawag na mga priority scholars. Kasama po doon yung mga ALS graduate, yung mga PWDs, anak po ng mga solo parents, yung anak po ng farmers. And ngayon po may idinagdag po tayo na maisama sa priority scholar natin yun pong mga kabataan na meron pong skills or yung skills sa performing arts, yung marunong sumayaw, kumanta, yung lahat po ng performing arts na skills nila. May talent, isinama na po natin sa mga priority scholars po. Nasa gitna man tayo ng pandemya, iniisip pa rin ng Bayan ng Daet ang future ng kanilang mag-aaral, kaya patuloy pa rin ang kanilang mga proyekto. Para sa akin kasi ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang bagay na mapagdaanan ng ating mga kabataan ngayon, lalo na sa millennials na patuloy na nag-aaral at lalo na ngayon sa kinaharap natin na pandemic. At syempre, ang edukasyon kasi ito yung kayamanan na hindi makukuha ng kahit na sino man. Dahil itong edukasyon ay magagamit natin sa buhay na tatahakin natin in the near future. Kaya ito ay pinakamahalaga na dapat mapagdaanan ng isang kabataan. Katulad ko, bilang isang kabataan na nakapagtapos na rin naman ng college. At syempre, napagdaanan ko po yun dahil po sa tulong ng aking mga inspirasyon sa buhay, pamilya at katulong ko po yung mga naghubog din sa akin bilang isang aktibong leader na naging daan para din magkaroon ng self-confidence sa sarili at matupad ko po yung mga pangarap na gusto ko at mapagdaanan ko po yung mga challenges para maabot po yung pangarap ko. Talaga ang inunlad ng Bayan ng Daet. Makikita ito sa proyektong pang-imprastruktura at agrikultura. Kaya tara, alamin natin ang kanilang pinagmamalaking proyekto.
kung noong panahon, madilim ang mga daan. Ngayon, dahil sa proyektong paglalagay ng mga streetlights sa daan, mas lumiwanag na ang kanilang lugar. Nandiyan rin ang patuloy na pagpapagawa nila ng mga comfort rooms. Maganda, malinis at komportable ang kanilang bagong tayong comfort room. Kaya kung gusto mong gumamit, pwedeng-pwede dahil libre ito at walang bayad. Malaki rin ang pasalamat ng mga tao dahil sa mga proyektong matagal na nilang hinangad sa kanilang lugar. Isa ang footbridge na ito sa marami pa nilang natapos na ganitong proyekto, ang malaki rin ang kanilang pasasalamat. Unang-una, mga estudyante namin, yung nag-i-eskwila sa Dait, dito na nalagpas. Yung namang estudyante ng Bagasbas, papasok dito at dito man lang sa amin ang may high school. Kaya sa negosyante, mas malapit kasi diyan kung mapunta ka sa Dait, sa Bagasbas. And, yung mga, halimbawa, yung palay, mas malapit ang Hauling dito kaysa doon, pag doon ka sa sentro ng Awitan, Madaan, mas malapit dito. Kaya saka sa trade, yung ano, mga paninda, mas malapit dito. At noon pang una kong termino, hiningi ko na ito sana magka daan nga dito, at pagka yung tag-ulan ay mahirap, lalo nung ano pa, di pa nasisiminto itong daan dito, talagang ito ang pinakamagandang daan papuntang bayan ng Dait. Yung concreting ng ano, yung mga ano, yung concreting na nagtulong si Mayor, mga sa, yung gaya nga ng sa ano yun, sa senior citizen. Isa pa sa ipinagmamalaki nilang proyekto ang irrigation ito. Malaking tulong umano ito, lalong-lalo na sa may hirap na magsasaka na nais magkaroon ng patubig sa kanilang pananim. Dito po walang palyang pagtatanim ng palay. Dalawang beses sa isang taon nagtatanim. Lalo ngayon na paganda ni Mayor, mas malaki ang stock ng tubig. Marami pang makikinabang. Propose nga ni Mayor makarating hanggang doon sa sentro ng Barangay Gubat para mas maraming matulungan. Mga 92 hectares kagawad ang nasasakupan nito. Ang barangay Gubat ay nagpapasalamat kay Mayor sa tinaong tabang sa mga parauma, lalong-lalo na si kay Kagawad Asilio, na siya ang nagpursige po kay ni na magkaugang ang project kay ni mini dam na ini. Kaya po kami ay nagsasabang pagtabang kay Mayor. Mayor, salamat pong maray, Mayor. Napakalaking tulong po ito, unang-una sa aming mga mahirap na magsasaka dito sa Barangay Gubat. Dahil kami po, kung may irrigation man tayo, ay hindi po tayo napapagbigyan ng mas magandang supply ng tubig galing sa irrigasyon. Kaya minabuti po ng pamunuan ng Dait Forest Spring na ito po ay pagtulong-tulungan, at lalong higit sa tulong ng ating butihing mayor. Ito po ay mas lalong napaganda at lalo pong mas ma-improve pa sa mga masunod na panahon. Marami pong sakripisyo yung ginawa ng mga farmers namin dito. Kasi unang-una po, every time na lang na magkakaroon po ng malakas na ulan at pagbabaha, nawawasak po ito at muli na naman yayariin ang mga farmers natin dito. Pero sa ngayon po na ito po ay konkreto na, talagang napakalaking tulong po. Kasi hindi na po kami nag-iisip na pag may malaking baha is mawawasak mo namang muli. Kung hindi kay Mayor, hindi po namin makikita ang napakagandang project po para sa amin dito. Napakalaking tulong po ito kasi noon po kunti lang yung nasiservisyo ng patubig na ito. Pero dahilan po sa proyektong ito, mas lalo pong lumalawak ang makikinabang sa proyektong ito ng ating butihing mayor. Nandiyan rin ang road projects ng LGU Dait sa mga daan na matagal nang ninanais na magkaroon ng maayos na daan sa kanilang lugar. Unang-una po, ako ay nagpapasalamat sa bumubuo ng sangguniang bayan ng Dait sa pag-aproba sa pondong ito. Of course, sa ating minamahal at ginagalang na Mayor B2K sa pagbibigay niya ng nasa ng programang ito, na kung saan ito po ay napakalaking tulong, especially sa mga nag-aaral dito sa may Alawihaw National High School. Dati po kasi talagang rough road dito. So,
Sometimes nung magkita kami ni Mayor, napadaan siya dito. Sabi niya ni Mayor sa akin, "Kap, papasemento ko to, Kap." At paano, nakakaawa naman yung mga bata. So, agad-agad, na-action na ni Mayor, nabigyan ka agad ng pansin itong ating kalsada na to. Kaya sa aking pasasalamat sa ating minamahal na Mayor, of course, sa aking mga kabarangay dito sa Purok 6 and 7, ay in behalf sa kanila, ako po ay nagpapasalamat sa ating minamahal na Mayor Bitoke. Isa po sa mga programang na-implementa namin dito ay ito nga pong Community Fish Landing Center. Meron din po kaming mga programa tungkol sa aquasilviculture. Ito po yung pag-aalaga ng mga alimango sa mga registered fisher folk. Meron din po tayong dispersal ng tilapia, dispersal ng bangus sa mga nagpipis pond dito sa lokal na pamahalaan ng Daet. Ang isa sa pinakamagandang nangyari dito po sa Daet ay naging aktibo po yung mga mangingisda. Ngayon po, nung nakikita nilang nandyan yung tulong ng gobyerno sa pamagitan po ng Municipal Agriculture Office, ay nakapaghatid tayo ng ganitong programa. And later on, nakikita natin na biglang nagiging aktibo yung or naging aktibong maigi yung ating people's organization sa particular sa Barangay Bagasba. Ay malaki po ang naitutulong sa akin, lalo na po sa may karampatan naman po kami shield na binibigay ng LGU po, ay tama naman po sa amin sa pangangailangan namin mga bantay dagan. Sa ngayon po, marami pong naitutulong sa amin ang LGU, lalo na po sa pangingisda. Binibigay po nila mga ganito po nga, may binigay silang makina galing dyan sa PLDT. Tapos ito pong mga similya po na pinamimigay po nila sa mga mamimispan, nagpapalaki po ng mga lapu-lapo. Kaya malaking tulong po para sa mga taga-Bagasbas. Sa akin po, malaki po talagang pasasalamat ko sa LGU. Hindi lang po ako, siguro lahat po sa mga kabarangay ko po ay talagang malaking tulong po ang ginagawa ng LGU po, lalo-lalo po dito sa aming barangay. Pati sa livelihood programs, hands-on rin ang pagtulong ng LGU Daet upang mas makilala at lumagupa ang kanilang mga negosyo. Ako po ay nagpapasalamat sa LGU sa walang sawang pagsuporta sa pagsali ko sa mga trade fair. At ito po ay na-promote sa ibang-ibang lugar. Actually po, hindi lang sa local. Ako po ngayon ay nag-iisip na makasali sa international. So, sa walang sawang pagsuporta ng LGU, libre na po ang pamasahe, libre na po ang sasakyan. Ganon din po ang registration sa mga trade fair na alam kong napakalaking halaga para sa kabawasan. Pero ako po'y nagpapasalamat at nandyan ang walang sawang pagsuporta ng LGU sa akin. Ang mga naisagawa na po natin ng mga assistance po sa mga micro, small and medium enterprises po natin na nakapag-provide po tayo sa kanila in terms of upgrading skills training. So yung mga training po, iba't ibang skills training nila, nakapagpondo na po tayo. Marami na po tayong natulungan na ma-upgrade yung mga skills nila. And dun po sa mga gustong magnegosyo na walang naiisip, yun po yung isang paraan din para makatulong po sa kanila. And then, nakapag-provide din po tayo ng assistance sa product development po. Yung mga packaging and labeling po nila, in-improve po natin. Nag-provide po ng budget para po mabigyan po sila ng mga bottle packaging, ma-improve po yung mga labels po nila. So ngayon po, pwede na po silang i-market, yung maging competitive or globally competitive po na sinasabi natin. And also, may assistance din po tayo sa kanila para doon sa ma-match natin sila, yung market matching, ma-match po natin yung mga produkto nila, mahanapan natin ang market. May mga exposure po tayong pinoprovide sa kanila, yung sa trade fair participation po. Sinusulong din ng bayan ng Daet ang pinagmamalaki nilang tourist destination. Kaya kung ikaw ay mahilig sa extreme adventure, why not try surfing dito sa Bagasbas?
Bilang capital town po ng probinsya ng Camarines Norte, we are very proud to say na almost 85% of our access roads ay mga konkreto na po. Since 2016 up to present, continuous po yung mga list of programs namin para sa infrastruktura ng aming mga kababayan. Kasama rin po dito yung iba't iba pa pong mga multi-purpose buildings. Meron din po tayong mga bagong-bagong mga water system, SWIFT, at iba't iba pa pong mga bagong paaralan. Ito po ay naging posible dahil po nakakapag-allocate ng maayos na budget po ang atin pong Municipal Treasurer's Office, dahil nakukuha po natin yung 100% collection dito po sa ating bayan simula po 2016 hanggang sa presente pong ito. Ang isa din po sa mga naging prioridad ng ating mayor ay yung peace and order, kung saan po sa pamamagitan ng pagpapailaw po niya, pagkakaroon po ng efficient na mga response unit, ay mas naging mabilis po yung ating access, lalo na po sa mga insidente. For example, mga road accidents po natin, lahat po ng mga nangyari dito sa ating mga disaster, very proud to say po na ang bayan ng Dait is very much equipped to handle po yung ganong klase ng mga unexpected events. So, ang banner po natin is Bagasbas Beach. So this Bagasbas Beach has a unique characteristic kasi it's facing the Pacific and it has a good panoramic view. It has a long stretch of fine gray sand na yun po yung magandang characteristic ni Bagasbas. Plus, very ideal po ang ating Bagasbas Beach for surfing beginners and other water sports activities like kite surfing. Then for our historical attraction naman po, we have our first Rizal Monument, which is considered to be the first in the world. Kasi alam naman natin na ang Rizal Monument is in honor of our national hero, Dr. Jose Rizal. And we can find different kinds of monuments na nagawa po sa buong Pilipinas, maging po sa ibang bansa. And very historical siya dahil 2 years after the execution of Jose Rizal, dito po natayo sa Bayan ng Dait ang kauna-unahang bantayan. We are trying to promote yung agritourism for now because this is the first time actually na gagawin niyan. Agritourism, we went around sa mga ano dito, mga may dyan sa gilid-gilid, baga sa mga may farm dyan, ano, and then to inspect and then to judge kung pwede ito, taon mission na nag-survey kami. And then as far as going to Mercedes pa, yung boundary ng Dait Mercedes, yun mga pinunta namin, yung mga mangrove trees, tapos mga farms dyan. Yun ang priority namin ngayon. Malaman pa natin ang proyekto at programa ng kanilang bayan, mas mabuting kausapin natin ang ama ng LGU Dait, dahil hindi magiging posible ito kung wala ang dedikasyon ng tunay na servidor. Magandang araw po sa inyo. Ang inyo muna pong pagpakilala po sa ating manonood. Paano po ba kayo nagsimula? Paano po kayo naging mayor ng Dait? Ano po yung kwento nyo po? Sige po, dito po. Naging kapitan po muna ako. Opo. Bale, nung 2013 po, tumakbo po ako ng barangay chairman or kapitan sa barangay Kamambugan. Yun po. Tapos, sinuwerte naman po, nanalo. Mm-mm. Hindi naman siguro po ako mananalo kung wala po tayong nagawang mga proyekto o pagmamahal po sa atin ang mga kabarangay nung ako po ay kapitan po ng barangay Kamambugan. Sa totoo, nagpapasalamat po ako sa mga taga-barangay Kamambugan na todo po ang suportang binigay po nila sa akin sa totoo po. Pero binabalik ko man po lahat yan sa kanila. Lahat po sa serbisyo, sa mga proyekto. So far po, Mayor, ano po yung mga accomplishment mo? Gusto po namin malaman. And syempre po, yung mga bumoto po sa inyo, gustong-gusto po nilang malaman yung mga accomplishment. Ang pinaka-highlight po natin, syempre, simula nung naging mayor ako, inumpisaan po natin maglagay ng mga ilaw po, wow, sa mga street lights. Opo.
Kasi unang-una, yung pinaka-importante dahil madilim po. Kaya kinakailangan maliwanag po talaga dapat. Yes. Inayos din po natin ang traffic, tsaka yung mga barrier, mga naglagay po talaga tayo para sa safety po ng mga mamamayan po natin, ng mga taga-Daet, kahit man ng mga taga-ibang probinsya. Opo. Ano po. Nung ako po naging mayor, talagang sabi ko, kinakailangan po may covered court po ang Daet dahil para hindi po tayo nanghihiram. Kasi opo, nanghihiram tama. Pa po kami sa Kapitolyo nung Agro Sports Center. Ay, sa water system, marami din po eh. Mga iba-ibang barangay, hindi ko mapo may isa-isa po. Ano po yung mga proyektong natapos nyo na po and ongoing pa po ngayon na pinagmamalaki po talaga ng Municipality of Daet? Ay, ano, kahalos lahat po ng, kung di ako nagkakamali, halos o lahat ng barangay dito po sa bayan ng Daet ay talagang may mga proyekto po ako. Mga kalsada, may mga water system, may mga purok, may mga ano nila, mga building, mga multi-purpose hall, mga ganyan po. Actually 100% na po ng mga 25 barangay na bibigyan po natin ng proyekto. Ngayon po yung sa street lights nyo po talagang maliwanag na po sa kalsada po. Pwede niyo po bong ma-explain? Ay, ano po, tuloy-tuloy po yan. Ganito po. Actually, kasi sa talagang limitado lang po ang ating pondo, kaya na utay-utay po natin ginagawa. Pero by next year, ngayon taon, pipilitin ko na po yan matapos hanggang next year. Tapos ang susunod na po natin dyan ay CCTV na po. Pati CCTV? Highway po, may CCTV po. Para maganda po ang ano na para lahat po nangyayari sa bayan ng Daet ay nakikita na po. Tapos ang plano po natin ay ilalagay natin sa ano sa third floor yung mismong command center. Opo. Wow. Pinagawa ko po yung third floor eh. Nag-extend po kami ng isang floor po dito sa munisipyo. Kasi kulang ang mga opisina namin eh. Opo. Opo. Sa classroom po, meron po ba kayong mga pinatayong classroom? Ay, marami po. Marami pong classroom. Sa scholarship? Ay, sa scholarship naman po, ay dinagdagan ko po ang scholar kasi ang gusto ko po, lahat po ay mapagbigyan lahat po ng mga nag-a-apply mapagbigyan po lahat. Kaya tsaka ang ano namin ang requirements po tsaka yung sa grade ano mababa lang po para ano. So maraming makaka-avail po niyan talaga. Kasi nung dati nung bagong mayor po ako may tuition pa po. Pero ngayon wala na. Kaya ang ginagawa po namin sa mga scholar, binibigyan namin ng tigpa 5,000 assistance. Ang scholar na po namin ngayon halos nasa 500. Wow. Patuloy pa po 'yan. Opo. Nung umupo po ako nasa 200 lang po 'yan 200 plus. Gaano po ka-importante ang edukasyon po sa inyo, Mayor? Ay, importante po ang edukasyon. Pag wala po tayong edukasyon, hindi po tayo makakarating sa atin. Yes. Pupuntahan talaga. Halos lahat naman po ng trabaho ngayon, kinakailangan nakapagtapos. Yes. Opo, may skilled, limba, skilled. Kaya talaga importante po ang edukasyon. Kaya yung mga mahihirap nating mga kababayan na hindi makapag-aral, talagang tutulungan po natin. Kahit sa pangsarili ko pong bulsa, meron pa po akong mga tinutulungan po dyan. Wow. So, hindi lang po sa ano ng pundo ng munisipyo. Kaya ang pundo ng munisipyo, talagang sabi ko nga, kung ilan po ang ma-apply, pipilitin kong maibigay pa rin para maihahabol namin kung ilan po ang nag-a-apply po. Okay. Yan, opo. Ang scholar namin kasama vocational, kasama kahit private, kahit dati kasi public school lang, ngayon kahit private pwede. So, mga private pwede po mag-apply sa inyo? Kahit private school din. Okay, marami pong makaka-avail po ng inyong scholarship. Opo. And then po, sa iba pang infra-projects ang na pinagmamalaki po ninyo? Marami, may kalsada, may mga footbridge, marami kami. Footbridge. Kahit footbridge, ilan ang nagawa namin footbridge. May dito sa Bagasbas, mayroon sa Cubangbang. Meron sa Magangpa yata po. Basta marami po kaming footbridge din nagawa. Dati po walang mga kalsada po dyan, mga footbridge. Wala po. Ano pong sitwasyon ng mga tao noon po? Mas ikot na malayo. Nag-iikot po sila. Okay. So, kagandahan po ng
mga proyekto nyo pong kalsada, farm to market opo, road. Opo. Yun po ang naibigay nyo po sa kanila. Opo. Opo. Yung pong sa mga CR po and the water impounding po na oh, meron din po kaming project doon sa may barangay Gubat. Mm-hmm. At ang CR ang elevated plaza, may ginawa po kaming CR tsaka ang integrated terminal, mm-hmm, tsaka yung central terminal, puro may mga CR na po yan, mm-hmm, na mga talagang para sa para sa PWD, mm-hmm, lahat kumpleto po. Wow. May opo. Ano siya yung pang isang CR ay lahat na. Kahit sa palengke, lahat na, mm-hmm, po ginagawa. Tsaka ano po yan, wala pong bayad yan ha. Mm-hmm. Lahat po yan, walang bayad. Opo, dahil libre. Simula umupo po ako, talagang sinabi ko, wala pong bayad. Oo. Lahat yan. Kasi sa iba po, Mayor, di ba, mayroong mga bayad wala po, yung wala CR. Po, upo, mm-hmm. Wala pong bayad po yan lahat. Okay. Sa iba pa pong proyekto like rehabilitation? Ang basura kasi natin ay pinapasaran na baga ng DNR, mm-hmm, ng dump site natin. Kaya okay pag po, i-rehab na po natin yung dump site, yung open dump site, mm-hmm, na para isasara na for isasara closure. Na opo, opo. Okay. May partial na po tayo nasara para ngayon, ano din yan, matatapos na rin po lahat yan. Mm-hmm. No, ongoing na po yan, ginagawa, para matapos na po. Nang kausap na po, temporary lang, mm-hmm, po yun, na magkokolekta po ng basura sa 25 barangay, mm-hmm, buong Dait, na para isegregate po nila at sila rin po ang mag-aan ng waste po, ng residual, lahat, pakyaw po nila. Okay. Hanggat ginagawa na po namin yung sanitary landfill po. Uh-huh. Meron na rin po kami nahanap na lupa sa sanitary landfill. Opo. Kasi ang landfill hindi naman po pwedeng pag binili mo yung lupa, andyan na, pwede mo nang tapuran. Hindi po, kasi may, habang ginagawa po yun, may temporary na po mahakot ng basura. Okay. Opo. At least may proyekto po pala kayong opo, sanitary landfill. Opo. Close na nga po namin yung open dump site, mm-hmm, tapos gagawin na pong EPCO part, tataniman po yan. Tataniman. Opo. So, mampapakinabangan opo, din po pala yun. Opo. Siyempre, nasa pandemya tayo. Opo. Ang paglaban sa hindi nakikitang virus opo po. Sa mga LSI, sa mga dumarating po ngayon, ang ano ko po dyan, ang order ko po talaga dyan, wala pong home quarantine. Okay. Except dun sa pinapayagan ng IATF. IATF, opo. Na buntis, mm-hmm, senior, tsaka mm-hmm, yung may karamdaman na, na ibang sakit, hindi COVID, yung opo, ibang sakit na may worse na karamdaman. Mm-hmm. Yun po ang pinapayagan lang ng home quarantine. At the same time, babantayan po yun. Mm. Hindi ibig sabihin na pinapayagan po namin ng home quarantine, ay bahala na sila. Opo. Titignan pa rin, mm, ng nasa barangay tsaka sa MHO namin na dahil na pamumuno po ni Dr. Tejada, mm-hmm, na kahit sila sa home quarantine, mamumonitor po namin. Okay, at hindi po sila pwedeng lumabas. Mm. Opo. May nararamdaman symptoms, naka-quarantine na po yan sa amin sa may Pinyasan Kiosk o kaya sa Heritage Center po. Okay. Opo. Tapos, pag yung mga ihohong quarantine lang na wala naman symptoms, mm-hmm, sa isolation sa barangay facilities. So, lahat po yan monitored po talaga opo, ninyo? Opo, coordinated po yan sa lahat ng barangay captain na talagang bantay naman nila pag sa barangay talaga. Kasi okay, pag may nakalusot dyan, ay mananagot po sila sa akin. Dahil po talaga, mahigpit opo po ako dyan. Kasi yun po ang natin talaga po. Kailangan na magawa para hindi po kumalat ang virus na COVID-19 po. Okay. At syempre po, nagpapasalamat din po ako dyan sa COVID at kay Dr. Tejada, mm-hmm, sa mga nabubuo po ng MHO, tsaka sa MDRR din po namin dahil sa totoo, kahit ako po ang chairman, hindi ko po gamay po ang ganyan mga sistema. Mm-hmm. Sila po ang nakakagamay. Kaya kung ano man po ang request po nila sa amin, wala sa akin, na budgetan lahat po, mm-hmm, ay binibigay po namin yan para, mm-hmm, mapatugunan po ng maayos yung COVID-19 po. Okay. Kaya sa mga kababayan ko dito po sa Bayan ng Dait, ay sana magpanatag po ang loob nyo, mm-hmm, na gagawin po namin ng lahat. Hindi ko man sasabing mapaperfect namin kasi wala naman tayong perfect na sitwasyon, pero pipilitin po namin na talagang maiayos
ang COVID-19 po na yan. Ang mga future plan po natin, ganito po, kahit nung ako po yung kapitan ng barangay, meron po kaming barangay assembly. Ang tinataram ko mo lang po dyan yung mga nagawa ko. Hindi ko po sinasalita yung mga gagawin kasi hindi pa po yung nangyayari. Eh, paano kung hindi ko nagawa? Eh, di problema po yun. Hindi po ako pala pangako tao. Ang gusto ko lang, at least, ang sa akin, nakikita lang ninyo, maliwanag, at yung CCTV sigurado kasi alam kong kaya ko pong gawin yun. Pagtatapos na po ang mga ilaw natin sa sentro, kahit ito, ngayon taon din, maiilawan na rin po ang magang papuntang Kalasgasan po. Ang ano pa po, ang plano pa po, ayun, may mga stoplight na po baga tayong dinagdag. Siyempre, may dadagdag pa po tayo dyan na stoplight. Tapos, sa mga, yung barrier, ang plano ko, medyo papalitan na po natin kasi mga sira na po. Nag-iisip po ako ng na mas magandang ilalagay po na barrier kasi ano, kundi madali lang po pala masira yung ganyang barrier po namin yung huli kong iniligay po. Basta tuloy-tuloy lang po ang serbisyo, lahat po ng pondo ng munisipyo ay mapupunta po yan sa mga taga-Dait po, sa banuan po ng Dait. Yun lang po, masisugurado ko po. Yun lamang po siguro at marami pong salamat. Sa mga taga-Dait, ano pong gusto mo pong sabihin sa kanila? Kung ano ba pong mga mensaheng gusto mong parating sa mga taga-Dait po, go ahead po. Hindi man kasi ako talagang politikong tao eh. Ang sa akin po, masasabi ko, makakaasa po kayong lahat. Nang serbisyo po sa akin, totoong serbisyo po. Bakit po kayo nagtitindihan yun? Hindi po kasi talagang ano, sa puso po talaga ang pag-serve mo po sa mga taga-Dait po. Ano po, bakit po kaya talagang ramdam mo po yung ano nyo po, talagang yung emosyon nyo po nangingibabaw sa pag-serve sa mga taga-Dait? Ano pong vision nyo po talaga sa Dait? Hindi man po ako perfect na tao, pero lahat po ng kaya kong gawin, ginagawa ko po sa banuan po ng Dait. Kaya lang naman po, siyempre, hindi naman perfect. At siyempre, lahat po naman, bilang ako po ang local chief executive, mm-hmm. hindi naman po baga lahat din ng tao sa hinahawakan ko ay masunurin. Mm-hmm. Alam niyo naman po yan, may mga political ano, minsan, issue. Oo po, hindi rin kaya hindi rin natin na ipa-perfect. Pero pipilitin ko po talaga na maayos po ang banwaan po ng Dait. At siyempre po, sa minamahal ko mga Daitin nyo, ay makakaasa po kayong... First time ko po makakita ano, mga ka-BHTV na isang mayor na nangibabaw yung emosyon niya sa pag-serve sa kanyang mga constituents. Sige, Mayor, patuloy po natin yung message natin sa kanila po. Makakaasa po kayo ng tunay na serbisyo po galing po sa akin. At syempre po sa banwaan po, at syempre po sa munisipyo po, ay nagpapasalamat po ako sa buo po ng na local government unit ng Dait na tulong-tulong. Hindi ko po yung kaya mag-isa. Lahat po sila tulong-tulong po. Siyempre po, unang-una sa aming Sangguniang Bayan na pamumuno po ni Vice Mayor Rosamia La Madrid King at siyempre po ang mga konsehales po. Lahat po ng mga regular employees, mga job order po, mga head of office, department head, tsaka yung mga national agencies po, lahat po tulong-tulong po. Kaya marami po salamat. Ano po, basta ako po, kahit hindi ako manumpa, gagawin ko po ang tulong po sa banwaan ng Dait. Ang abot ng akin makakaya. Okay. Yun lamang po. Marami po salamat. Taga-Dait po, nagpapasalamat po ako sa pagtitiwala pong binigay niyo sa akin. Kaya huwag ka talaga yung mag-alala. Kahit po sarili kong pera, kahit sarili kong pagod, kahit sarili ko pong buhay, kaya ko po ibigay kung kinakailangan po. Yun po. Kaya marami pong salamat. Maraming salamat mga ka-Beach TV sa pagsuporta sa aming programa. Naway meron kayong nakuhang kalaman at inspirasyon sa pinagmamalaking bayan ng Dait.
Next week, abangan ang susunod na bibisitahin ng aming team. Ako po, si Edel Florarita, para sa Orgulyo Ko, Banwaan Ko!